mag-asawang Juan Luna at Paz Pablo de Tavera sa ating kasaysayan. Malalaman natin yan kay Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 126 years ago bukas, December 1886, pista ng Inmaculada Concepcion, nagpakasal ang bayaning pintor na si Juan Luna at si Paz Pardo de Tavera, na noon ay 21 years old lamang. Ang mga Pardo de Tavera ay prominenteng mga Espanyol sa Pilipinas, kaya noong una, hindi payag ang ina ni Paz na si Juliana Goricho na ipakasal ang unika iha sa isang Indiyong pintor. Ngunit ipinakita ni Juan Luna na karapat dapat siya sa kanyang anak at pumayag na rin ito kalaunan. Nagpulot gata sila sa Italia at nanirahan matapos nito sa Pransya. Ang tiyuhin ng sopistikada at outspoken na si Paz ay si Joaquin Pardo de Tavera, na kapatid ng kanyang ina na si Juliana Goricho. Kapatid niya ang mga doktor at propagandista na si Trinidad at Felix Pardo de Tavera. Sa pagdating ng mga Amerikano, si Trinidad Pardo de Tavera ay naging tagapagtaguyod ng Partido Federalista na nag-aadhika ng pagiging estado ng Pilipinas ng US. Sina Luna at Paz ay nagkaanak si Andres Luna o Luling at Maria de la Paz o Bibi. Ngunit si Bibi ay namatay, wala pa siyang 2 taon gulang noong 1892. Nalungkot ang mag-asawa. Sa taon ding yon, nagselos si Juan Luna. Kaya noong September 23, 1892, binaril ni Juan Luna ang kanyang biyenan at ang kanyang asawa at napatay ito. Hanggang ngayon, itinatanggi ng mga Pardo de Tavera na nagtaksil si Paz kay Luna. At sa galit ng mga ito sa kanya, ang kanyang mga larawan sa isang photo album ay binura ng kulay itim ng pamilya. Sa pambansang sinupan ng sining, may isang obra si Juan Luna doon na ang pangalan ay Portrait of Paz Pardo de Tavera, na nagpapakita ng isang babaeng may hawak na rosaryo at may katabing aklat dasalan habang nakalitaw ang isa sa kanyang mga dibdib. Ang painting raw na ito ang sinasabing pinakamalas na obra maestra sa Pilipinas. Lahat di umano na nagmay-ari nito ay minalas. Ang unang may-ari raw nito na si Manuel Garcia ay nalugi sa negosyo. Si Betty Bantog Benitez naman na siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng Manila Film Center at sa nangyaring trahedya ay namatay sa isang aksidente sa auto sa Tagaytay. Si Tony Nazareno naman ay bigla ang nagkasakit. Naibenta rin ito kay Aimee Marcos na nakunan naman. Sa katalogo ng Oro Plata na eksibisyon para sa mga gawa ni Luna at Hidalgo, hindi nakalista sa mga may-ari si Aimee kundi si Ginang Imelda Romualdez Marcos, ang unang ginang na napatalsig ng himagsikang EDSA. Ibinigay niya ang obra sa pambansang museo at nangipahiram ito sa Metropolitan Museum of Manila para nga sa eksibisyong ang bubong sa taas ng obra ay natuluan ng tubig ulan. Hanggang ngayon, ayon sa mga nakakita nito sa pambansang museo, tila buhay at nangungusap ang mga mata nito. Ngunit, sa isang artikulo ni Dr. Ambeto Campo noon pang 1989, kung titignan ang mga totoong larawan ni Paz, malayo ang hugis ng mukha nito sa babae sa obra. Baka kaya itong dahilan kung bakit malas ang painting. Dati na itong pinalitan ng pangalan na Portrait of a Lady. Dahil hindi nga ito si Paz. Ngunit ngayon, muli itong ibinalik sa dating pangalan nito. Naku! Baka malasin ulit yan. Ang kwento ng mag-asawang Luna ay nagtuturo sa atin, una, na hindi ka man perpekto, maaari ka pa rin makatulong sa bayan. At pangalawa, na may malaking bahagi ang hinahon ng loob at lamig ng ulo upang magtagumpay ang isang relasyon. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.